Hi, hello. Magandang tanghali sa inyo pong lahat. Tayo po ay nagpapatuloy sa atin pong LIDER Serie 2022. Maraming salamat sa mga subscribers and viewer na nanonood ng video ito. At syempre, nanonood din ng ibang video sa channel na ito. At bago natin ipagpatuloy ang atin pong LIDER Serie 2022, break muna tayo ng tubig. Mainit ngayon dito sa ambien. I've got some burst banana, you take the moldy bread, you take the tape recorders, I've got CDs instead, and you keep your bad hangover. Ang LIDER Serie 2022, pang 25 na tayo. Ano yan? Ano yon? Ang LIDER may kaugnayan sa tao. Ang pang-25, ang LIDER may kaugnayan sa tao. Ano naman ang ibig sabihin na ang LIDER ay may kaugnayan sa tao? Siyempre, mahirap maging LIDER, mahirap maging pinuno, namumuno kung wala kang mga taong pamumunuan. At dapat meron din tayong ugnayan sa kanila, sa mga taong nasa ilalim ng ating pamamahala. Ano ang sabi ng Proverbs 24 verse 6? Ang digma ay naipagtatagumpay dahil sa mahusay na pagpaplano, sapagkat ang tagumpay ay bunga ng mabuting payo. Ayan, napakahalaga yun, no? Ang tagumpay ay natatamo kapag ito ay pinagpaplanuhan at bunga din ng mabuting payo. Ang mga hari sa lumang tipan ay mayroon pong tinatawag ng mga advisor, mga tagapayo. Ang mga pinuno din ng bawat bansa sa ating kapanahunan ngayon ay may mga advisor din at mga tagapayo. Sapagkat hindi naman lahat ng aspeto ng paglilingkod ng isang pinuno ay alam niya ang apat na sulok ng lugar na kanyang pinamumunuan, at hindi niya rin alam kung paano niya makukuha ang sinasabi o komento ng mga tao. Kaya napakahalaga na ang LIDER ay mayroong ugnayan sa mga tao. At hindi lang yun sa pakikipagdigma. Kung ang kanyang pinamamahalaan ay hindi niya kaisa sa isang laban, sa isang prinsipyo, ay hindi siya magtatagumpay. So napakahalaga talaga na ang pinuno ay malaki ang ugnayan niya sa tao. At hindi lang ugnayang pakikitungo, kundi ugnayang may pagmamahal, ugnayang may pakikisalamuha, ugnayang may pakikipagkapwa. Mabuti ang uri ng pakikipag-ugnay sa mga tao upang ang mga taong ito'y makikiisa sa kanyang pamamahala o pamumuno o pagli-leader. Ang sabi ng Exodus chapter 18 verse 21 hanggang 22 ay ganito naman. Ngunit pumili ka ng mga taong may kakayahan, may takot sa Diyos, mapagkakatiwalaan, di masusuhulan. Gawin mo silang tagapangasiwa sa libo-libo, daan-daan, lima-limampu at sampu-sampu. Sila na ang bahalang humatol sa maliliit na usapin at ang mabibigat na kaso lamang ang ihaharap sa iyo. Sa gayon, hindi ka masyadong mahihirapan sapagkat matutulungan ka nila sa iyong gawain. Napakahirap na ang isang pinuno, siya ang gaganap. Siya ang gagawa ng lahat sa kanyang pamamahala. Kailangan niya din ang mga taong itinalaga na mamumuno sa pangkat-pangkat. Sabi sa ating binasa, sa libo-libo, sa daan-daan, lima-limampu at sampu-sampu. At ang kanyang haharapin na lamang ay yung mabibigat na suliranin, mabibigat na kaso. Sa mga maliliit na kaso ay magtalaga siya ng mga ngasiwa. So napakahalaga na ang pinuno, ang namamahala, ay hindi nag-iisa. Dapat mayroon siyang kaisa, kasama, mga itinalaga, diligado na kanyang isinusugo. Napakahalaga na mayroon siyang mga kanang kamay. Mayroon siyang mga inuutusan. Kaya nga ang LIDER ay may kaugnayan sa tao. Kaya ang isang LIDER na ibig magtagumpay, kailangan mayroon siyang link. May sanga ang kanyang pamamahala at pamamalakad. May mga taong pinagtiwalaan din siya para maging matagumpay ang kanyang pamamahala. Ang LIDER may ugnayan sa tao. Maraming salamat
and I love you with the love of the Lord. God bless and bye-bye! Maraming salamat sa inyong panonood at kung kayo napagpala ng video, huwag nyo naman kalimutan ng mag-like, mag-subscribe, kalimbangin ang bell at ibahagi na rin ang video na inyo pong napanood. Salamat! God bless! We love you with the love.